Magandang araw! Ngayong araw ang simula ng pagbubukas ng ating klase. Kaya naman, andito ako upang gabayan ka sa ating aralin na may layuning visualizes and represents numbers from 0 to 1,000 with emphasis on numbers 101 to 1,000 using a variety of materials. Tayo ngayon ay nasa first quarter, unang linggo. Ang aralin natin ay may paksang visualizing and representing numbers from 0 to 1,000 with emphasis on numbers 101 to 1,000 using a variety of materials. Alam kong naging matagal ang ating bakasyon, kaya kailangan natin magbalik-aral. Pero bago yun, maaari bang kuhanin mo ang iyong dreadboard at panulat? Kung wala naman, pwede ang papel at ang lapis. Maraming salamat! Ngayong nakuha mo na ang mga kailangan nating kagamitan, handa ka na bang makinig at matuto? Kung handa ka na, simulan na natin! Isulat ang tamang bilang sa mga sumusunod na ilustrasyon. Halimbawa, magpapakita ko sa inyo ng halimbawa. Nakikita nyo ba ang mga larawan? Tama! Kung meron tayong apat na sampuan at anim na isahan, ano ang katumbas ng apat na sampuan? Magaling! Ang anim na isahan. Mas magaling! Ngayon, mayroon tayong 40 at 6. Sa kabuuan, mayroon tayong 46 na tatsulok. Nakuha ba ninyo? Ngayon naman, kayo naman ang magsasagot. Simulan natin sa bilang isa. Tignan ninyo mabuti yung larawan. Ang isang malaking kahon ay may katumbas na 10 maliliit na kahon. Ilan lahat yan? Magaling! Ang tamang sagot ay 63. Dahil ang 6 na sampuan ay may katumbas na 60. Dinagdagan pa ng 3 isahan, kaya naging 63 ang husay mo. Ngayon, pumunta tayo sa bilang 2. Kaya mo bang isulat ang tamang bilang? Galing! Ano ang iyong sagot? Tama! 57. Dahil meron tayong 5 sampuan at 7 isahan. Ang 5 sampuan ay may katumbas na 50. 50, dagdagan mo ng 7, ang magiging kabuuan ay 57. Napakahusay mo! Para naman sa ating ikatlong bilang, ibigay ang tamang bilang ng mga sumusunod. Handa ka na ba? 5 sampuan at 7 isahan. Ilan kaya lahat yan? Magaling! Ang tamang sagot ay 57. Para sa ating ika-4 na tanong, 9 na sampuan at
dalawang isahan. Ano nga ulit ang iyong sagot? Naisulat mo ba ito? Mahusay! Ang tamang sagot ay siyam na po't dalawa. Para sa ating huling tanong, dalawang sampuan at tatlong isahan. Ano ang iyong sagot? Ang husay mo talaga. Ang tamang sagot ay 23. Ngayon, natapos na natin ang balik-aral. Pupunta tayo ngayon sa ating paksang aralin. Handa ka na ba ulit? Tara na, simulan na natin. Ano ang hawak ng bata? Saan kaya ito galing? Kumakain ka rin ba ng mangga? Anong lasa kaya ng mangga? Tama, napakatamis ng mangga, lalo na kung ito ay hinog. Alam mo ba na ang mangga ay ang ating pambansang prutas? Magaling! Mabuti naman at alam mo yun. Ngayon naman, samahan mo akong basahin ang sitwasyon tungkol sa mangga. Handa ka na ba? Tara na, samahan mo ako. Si Janus ay namimitas ng mga hinog ng mangga sa kanilang bakuran kasama ang kanyang kaibigan. Hindi nila napansin na naparami na ang kanilang napipitas. Napakamot sila sa ulo at iiling-iling dahil hindi nila alam kung paano ito pipilangin. Kaya tinawag niya ang kanyang tatay. Bakit kaya tinawag ni Janus ang kanyang tatay? Sa tingin niyo, magpapaturo ba siyang magbilang sa kanyang tatay? Kaya mo bang tulungan si Janus magbilang ng kanyang mga mangga? Sige, tara na. Tulungan natin si Janus magbilang. Narito ang mga mangga na napitas ni na Janus. Inayos nila ito sa pamamagitan ng pagtumpok-tumpok. Una muna nilang binilang ito ng 100. Pagkatapos, 10 at ang natira ay 1. Ilang 100 ang nabuo ni na Janus? Tama, may 300. Ilang 10 naman ang kanilang natumpok? Tama, meron ding 30. At ilang isahan mayroon? Tama, may 6 na isahan. Kung mayroon tayong 300, ilan ang katumbas nito? Magaling! Katumbas ito ng 300. Kung meron naman tayong 310, ilan lahat ito? Magaling! Meron tayong 30. At ang natira ay 6 na isahan. Kung ating pagsasama-samahin, 300, dagdagan mo ng 30 at dagdagan mo pa ng 6. Ilang lahat yun? Magaling! Ang napitas nila ay 306 na mangga. Oh, hindi ba napakarami ng kanyang napitas? Ano kaya ang gagawin ni Janus sa mga napitas niyang mangga? Tama, siguro ipagbibili nila iyon. Dagdagan pa natin ang ating mga halimbawa. Sabayan mo ulit ako sa pagbabasa, ha? Handa ka na ba? Kung ganun, simulan na natin.
makabonting plastik na lalagyan na nasa larawan ay naipon ng mga mag-aaral sa ikalawang baitang para sa kanilang proyekto sa paaralan. Tulungan mo akong magbilang kung ilan lahat ang mga boteng plastik na naipon ng mga batang mag-aaral. Handa ka na ba? Umpisahan natin sa sandaanan. Ngayon, natumpok na natin sa sandaanan. Ang sunod nating gawin ay ang sampuan. At ang natira ay para yun sa isahan. Ngayon, bilangin na natin lahat. Ilang sandaanan mayroon? Tama, meron tayong 4 na sandaanan. Ilang sampuan naman ang mayroon? Magaling, meron tayong 6 na sampuan. At ang huli, meron tayong 5 isahan. Kung mayroon tayong 4 na sandaanan, ilan kaya ang katumbas nito? Magaling, meron tayong 400. Kung meron tayong 6 na sampuan, ilan lahat yun? Mahusay, meron tayong 60. At ang natira ay ang 5. Kung meron tayong 400 at 60 at 5, ilang lahat kayang bote ang naipon ng mga bata? Mahusay, mayroon silang naipon na 400 at 65. Tama ka rin ba? Ang galing mo naman! So, pumunta naman tayo sa susunod na halimbawa. Handa ka na bang sabayan ako muli sa pagbabasa? Galing! Simulan na natin. Ang mga sumusunod ay bilang ng mga batang Cub Scout na dumalo sa camping na ginanap sa kanilang paaralan. Ilan kayang batang Cub Scout ang dumalo sa camping? Mabibilang mo ba? Sige, tulungan mo ako. Simulan na natin ang pagbibilang. Umpisahan muli natin sa sandaanan. Susundan ng sampuan at pagkatapos ay isahan. Ilang sandaanan ang ating nabuo? Magaling! Meron tayong 10 sandaanan. May natira ba para sa sampuan? Tama! Wala nang natira. Sa isahan, wala na rin. Ngayon, kung meron tayong 10 sandaanan, ilan lahat ang katumbas nito? Mahusay, mayroon tayong 1,000. Ang 1,000, dagdagan mo ng wala namang sampuan at wala ding isahan, ilang lahat iyon? Magaling! Meron tayong 1,000 batang Cub Scout na dumalo sa camping. Napakahusay mo! Sigurado ako, handa ka na sa ating pagsasanay. Handa ka na nga ba? Mahusay! Sige, simulan na natin ang ating pagsasanay. Ang ating panuto para sa unang pagsasanay ay bilangin ang mga nakalarawang bagay at isulat ang katumbas na bilang nito. Handa ka na ba? Galing!
magaling. Simulan na natin sa bilang isa. Maari mo nang isulat ang iyong sagot. Tapos ka na ba? Pwede bang makita ang iyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay 536. Mahusay! Para sa ating pangalawang tanong, nakikita mo ba ang mga nasa larawan? Tama! Ito ay binubuo ng dalawang flats, meron din namang longs, at meron ding ones. Tandaan, ang flat ay binubuo ng 100 na ones. Ang long naman ay mayroong 10. Handa ka na bang isulat ang iyong sagot? Umpisahan mo na! Tapos ka na ba? Maari mo bang ipakita sa akin ang iyong sagot? Magaling! Mayroong 289 na kahon. Ang husay mo talaga. Para sa ating ikatlong tanong, nakikita mo ba ang mga larawan? Tama! Iyan ay mga bayabas. O, sige na, bilangin mo na ang mga bayabas. Ilang bayabas kaya mayroon? Isulat mo na ang iyong sagot. Nabilang mo na ba? Naisulat mo na ba? Patingin na ako ng iyong sagot. Ang husay, ang tamang sagot ay 742. Ang husay mo. Para sa susunod nating gawain, bilangin ang mga nakalarawang bagay sa hanay A at itambal ang angkop na bilang nito sa hanay B. Handa ka na ba? Simulan na natin. Ano ang sagot mo sa unang bilang? Tama! Ang tamang sagot ay ang letrang B. 603. Sa pangalawang bilang, may sagot ka na ba? Tama ang iyong sagot. Ang sagot ay ang letra C. 324. Paano naman sa ikatlong bilang? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay ang letrang A, kung saan mayroong 1,000 plato. Ang husay mo! Ngayon naman, ang iyong gagawin ay gumuhit ka ng mga bagay ayon sa nakasaad na bilang sa iyong drill board o quaderno. Halimbawa, meron tayong 323. Paano mo ito gagawin? Tignan mo ang aking ginawa. Gumuhit ako ng 3 malalaking bag na mayroong tig sa 100. At pagkatapos, 20 at 31. Bibilangin natin lahat ito. Ito ay may katumbas na 323. Handa ka na ba? Kaya mo bang gawin ito?
Sige, simulan na natin. Para sa unang bilang, mayroon tayong 232. Pangalawang bilang, 758. Pangatlo, 169. Ikaapat, 805. At para sa ikalima, 416. O, handa ka na ba? Sige, umpisahan mo nang iguhit ang mga iyan. Para sa ating paglalahat, sagutin mo ang mga sumusunod. Ano ang natutunan mo ngayong araw? May natutuhan ka ba? Ano ang nakatulong sa iyo upang matukoy ang bilang ng mga bagay-bagay? Para malaman natin kung lubos mong natutuhan ang ating pinag-aralan, iyong sagutan ang ating pagtataya. Bilangin ang mga nakalarawang bagay at isulat ang katumbas na bilang nito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Bilang isa. Bilangin mo ang kabuuan ng mga sombrero. May sagot ka na ba? Patingin nga ng iyong sagot. Tama. 436. Para sa ikalawang tanong, ilang aso lahat mayroon sa ating larawan? Maari mo nang isulat ang iyong sagot. Patingin nga ako ng iyong sagot. Magaling! Ang tamang sagot ay 852. Para sa ating ikatlong tanong, bilangin mo kung ilang batang babae mayroon sa parke. Magaling! Ang tamang sagot ay 329. Para sa ating ikaapat na tanong, ilang lapis mayroon? Isulat mo na ang iyong sagot. Tama! Ang tamang sagot ay 930. At para sa ating huling tanong, ilang kwaderno mayroong lahat? Bilangin mo na ang mga ito at isulat ang iyong sagot. Maari na bang makita ang iyong sagot? Tama! Ito ay 507. Napakahusay mo! Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pakikinig. Naway, may natutuhan ka sa ating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat! Paalam!